Pashel ka? Hindi nanulong. Bakit? Nangyari? Masakit yung paan ng nanay ko eh. Dumating kayo, dumating na kayo. Diba, alam ko, kasi sabi ng pamangkin mo kanina, malis daw kayo. Pero alam ko, check up nyo kanina, follow up. Nag-exercise si nanay kanina sa hospital. Hindi. Hindi. Wala lang, inano lang, tinignan lang, tapos... Inano, i-schedule pa lang kami, i-text kami kung kailan kami babalik ulit. Ay, wala, mag-chinek lang sa kanya. Kala ko therapy niya na yun. Yung memory niya, yung... Okay naman daw. Okay naman, tapos malakas pa daw yung kanan niya. Na tas, kamay. Yung paa ngayon, wala. Yung pinatawag niya ako? Pinatawag niya ako? Mm-mm. Sige, check natin si nanay kung na. Kung anong daw pwede mong gawin kasi mahina. Parang nanghihina daw siya. Baka naman walang kain. Kumain. Ano kinain niya? Kanin. Tsaka yung sinigang na, ano ba yung sinigang na baboy ba yun? Ba't baboy na naman? Pero hindi siya kumain ng baboy, ano lang, sabaw. Kung bawal pa rin siya sa karne. Nandun pa rin yung taba nun. Ganun diba yung pinakulo ang baboy? Oo. Pintang body. Oo, upo ka muna. Pahinga ka muna. Saglit. Kamusta naman ang pakiramdam mo, Grace? Ano, medyo disturbed. Pero happy. Kasi binigyan ako ng pamangkin ko ng liempo. Liempo. Ay, may liempo ka? Oo, may liempo. Nangaabala ng iba. Hindi naman abala. Yun, alam nyo naman na parang nanay ko na rin si Nanay Bertha. Pag kailangan niya ako, tawagin mo ako kasi nagpapatawag yun dahil kailangan niya. Oo, maka iba talaga yung pakiramdam. Baka kasi masanay. Okay lang masanay. Ilang minutes lang naman ang lakad mo dito. Ayos lang yan, basta ako nandi dito. Oo, basta pag hindi ka. Or mag-text ka sa akin. Oo, ay tatawagan nga sana kita kaya lang naiya nga. Sabi ko. Basta naiya ako eh. Sabi ni nanay, tawagan mo akong kakausap. Sabi niya. Hindi ko tinawagan. Naiya ko. Pagbigyan mo pero si nanay. Pero nung galit na galit na, yung parang magkukulaps na, nagmamadali na ako. Natataranta na ako. Di ba natataranta na ako pag punta ko sa'yo? Oo. Ganon. Oo. Sabi niya, pag hindi gusto mo, ayaw mo na ba talaga akong gumaling? Ha? Kutakba na ako. Sabi ko, sige na mo. Kahit naiya na ako, mamaya bigla na magkulaps. Oo. Naiya ko sa'yo. Oo nga, kasi ano mo, nagpapatawag yun pag talagang ano. Ilang beses pa lang naman niya ako pinatawag yung nakaraan, di ba? Tapos ngayon? Eh ngayon kanina kasi, bala ko sana kayong dalawin. Naalala ko, Martes pala. Baka ano, yung baka... Yung pa kami ng ano, text, magagast... Libre na yung ano, pa PT. Ilalagay sa malasakit. Ah, okay. Kaya lang pa masaya, 500. Saan ba gagawin yun? Doon pa rin. Saan? Doon pa rin sa ospital. Saan ba kayong ospital? Pala. 500 pang masahe? Ayan mga ka-therapy. Sinundo tayo ni Grace. So, nagpatawag si nanay. So, pasyalan muna natin. Shhh! Okay na yung Grace. Ayan, punta natin si nanay. Dugo? Wala, ayaw. Anong BP mo? Anong klase ano ng dugo nga? Mo? Anong tawag ito? Anemic. Anemic ka, bawal. Oo, anemic ka siya. Hindi ka naman nagsisi. Ha? Hindi ka naman magsisi. Okay. Malay mo ba? Binatawa ko ni Nanay Bertha eh. Bakit? Hindi ko alam ha, may nararamdaman daw. So, ayan, dito muna kami ha. Bakit ano nangyari nanay? Murus! Hindi niya magalaw na naman yung paa niya. Hindi niya magalaw ang paa niya? Naku, Almira, may hawak na ito si Murus! Ano yan? Ewan ko! Itapon mo natin. Ay! Yung mga laruan na ingatan mo sa kanya, baka... Naku, pag nakalunok siya niya, Almira. Itapon mo yun. Check mo yung mga laruan niya, ha? Kakaso. O, paano? Dito na ako, ha? Bye. Bye. Ano, gagawin mo yan? Dadalhin mo yan? Check lang. Check lang, BP.
ano sabi niya, hindi daw niya magalaw. Pero yung gamot niya ang time. Oo. Baka nanghina lang. Grabe, may hawak yung bata nito, oh. Huwag naman si Elmira. Paano kung malunok yung virus yan? Dapat hindi siya binibigyan ng mga laro ang ano, yung choking hazard. Bawal yan sa mga ano, eh. Wala na rin siyang panahon mag-check ng anak niya. Anong wala? Hindi siya maglaba. Oo, yun. Pag nagka-problema siya dyan, mas malaking problema yan. Pag nakalunok ang bata niyan, mag-operahin yan. Maputek? Oo, ganun talaga. Oh, nandito na. Nay? Anong nangyari? Paano nanghina? Ora, kakababoy ka naman. Ano to? Oo. Ganun talaga, napagod ka lang. Buksan mo ilaw, Grace. Ano? Hot compress mo ba ako? Ibibipin muna kita. Humiga ka muna. Patayin ko na yung TV. O, patayin mo muna. Ba't ganyan ang ilaw mo? Oo, ganyan dahil kasi yung kukuya ko hindi pa inaayos eh. Hindi na ako makagalaw kasi. Anong hindi makagalaw? Hayin ko magalaw ka? Hindi. Lagi ganyan niya pag sinasabi niya sa doktor. Ah, feeling niya? Oo. Feeling mo na eh. Hindi, feeling talagang nararamdaman ko. Anong nararamdaman mo? Nakakapunta-punta dyan eh. Oh, nakakuha ka ng saging. Hindi naramdaman. Baka gusto mo, dito muna ako sa'yo. Oo. Tabi muna tayo dito. Oo, pag nagka-pera ako dito, hindi kita makakalimutan. Ay, sus! Naman! Yan, ganyan nga drama niya. Sabi ko, hindi ka naman buka. Hindi yan drama, Grace. Ganyan talaga. Ano yun ba talaga? Alam mo ba yung nagpatira sa amin dun sa tinitirhan namin? Inalagaan ko talaga yun ng bongga. Gustong-gusto niya talaga ako. Ano ang iyong pakiramdam ngayon? Uminom ka na ba? Nang ano? Hindi na ako uminom ng aspirin kasi masama yung ano ko eh. Tsaka hindi ko naman namin nakausap yung doktor. Dapat sasabihin ko. Yun yung lagi akong masakit yung dito ko. Hindi yung tiyan ko sumasakit, pero yung dito. Yung digay ako ng digay. Pag hindi ako makadigay, hindi ako maka... Anong nararamdaman mo ngayon? Ngayon, okay lang naman. Okay ka ngayon? Oo. Paano mo nasabing nangihina ka? Yung hindi ako makaupo. Hindi na ako makadungaw dyan. Hindi ako makabangon. Pero malakas naman daw ako, sabi ng doktor. Kailan mo pa naramdaman na para kang mahina? Kanina lang. Kaninang? Kaninang naman. Gagaling. Anong oras ka bang gumising? Hindi nga ako makatulog eh. Kasi binibisit ako neto eh. Nino? Dito ni Grace. Thank you.
braso para matansya mo. Kunting tubig. Ito, isang baso yun. Ha? Nandito. Higyan mo. Sayan yung manungin. Oo, business ko yan. Business. Tsaka parang gabot ko na rin yan, Nay. Kawawa naman si Nanay. Naiinis ako eh. Ba't ka naiinis? Kasi pag gabi, hindi niya rin ako pinapatulog. Lagi kanyang inaano? Oo, pag hindi siya makatulog, tinatawag niya ako. Tapos? Wala. Ang gagawin mo din, magkwentuhan kayo hanggang antukin siya. Hindi ako pwede magpuyat. Ang sakit ng ulo ko. Ganun talaga, sacrifice. Lagi ka naman nakakatulog eh. Ako lang naman ang hindi makatulog. Pag napuyat ako, bulagta ako buong maghapon. Oh. Hindi ako makaano, hindi ako makagalaw. Bulagta. Kailangan talaga pala, dalawin ko kayo araw-araw dito. O kaglalot, umiinom ako ng gamot araw-araw. Yung epekto pa ng gamot, pantulog. Umiinom ka hanggang ngayon? Oo, oh, yung ulan sa pin. Ako, lakas yung magpatulog. Tinatakpan mo yung bibig ni nanay. Hindi mo tinatakpan ko. Pinapawi ko sa kanya. Bakit? Wala, tinatanggal ako siya ng butang ano. Ganyan-ganyan ko sa kanya. Wala lang. Ano lang, parang biro. Katawaan lang, miniliro-liro mo. Kailangan ko palang mag-alaga kay nanay. Kailangan ko pala mag-alaga kay nanay. Kasi hindi ako marunong mag-alaga. Madali din ako mainis. Lang. Ilang ano ka ng puyat, Nay? Sasarap na ang tulog mo dyan sa ano? Opti. Sarap ang tulog niya dyan. Hindi pa tayo pwedeng mag sads pag ganyan ang condition mo? Oo, hindi mo. Hindi pwede? Hindi akala ko pwede yung hati. Pwede din naman. Hindi daw pwede. Hindi daw pwede. Marilax na. Hindi. Night hot compress. Pwede yan, pwede. Pwede. Mamaya, i-re-relax mo na lang. Marilax na lang. Sabi nga nung ano doon, nung PT, tinanong ko, oo. Yung pwede po ba kami magpahilot-hilot? Sabi niya, kung magpapahirot kayo kasi, ang tendency lang nun, ma-relax kayo, tapos madaling makatulog. Oo. O, yun. Pero, yung mga tinatamaan daw ng mga katulad niya sa CT scan niya, iba daw kasi yung therapy na. Oo, therapy na. Oo, iba talaga yun. Alam mo na doon, may nakahiga doon, pinanood ko yung mga nag-therapy doon. Oo. May nakahiga doon, may hinahat compress din yung ganyan, tapos may mga barbell lang hawak. Oo. Ganyan-ganyan. Oo. Kailangan na movement, you know, exercise niya na maigalaw, na kusa niya nang ginagalaw. Tapos, may presyo pala yun kada galaw. Magkano? 30, 50, 100. Tapos, pag nagka... 100 piso? Oo. May 30. Yung mga maliliit lang siguro mga aparato. Equipment. Oo. Oo. Tapos, sabi ko, pwede po ba yan imalasakit? Wala kaming pera eh. O pwede daw. Ngayon, ang problema na lang namin, pamasahe. Kailan balik nyo? Hintayin pa namin yung text nila. Pag-text? Oo. Oh, hintay namin yung text. Huwag daw kami doon pupunta bigla. Oo, kasi baka may pila kasi yun eh. Pag naka-schedule kayo, kayo lang ang pwedeng pumunta noon. Katulad kanina. Ay, hindi naman nila pinatatayo. Ha? Depende sa'yo kung makakatayo. Ewan ko! Pagpupuntahin ka doon sa loob. Hindi depende sa kakayahan mo. Oo. Yung iba doon nakakalakad naman eh. Noong February, iba kasi. Noong February na stroke. Oo, yun.
Tapos, diba kasi ang gamutan talaga ng stroke eh. May meron kasing mabilis ang recovery. Oo, depende sa tama. Oh. Pag brain talaga ang may tama sa iyo, kagaya ito, brain. Oh. Brain to eh. Tapos naapektuhan to niya, hindi niya magalaw. Yung left legs niya talaga ang hindi niya maigalaw, sabi ng doktor. Oo, nakatay daw talaga patay. Sabi? Hindi katulad ng kamay niya na nagaganyan pa sila. Yung nagbubunong braso pa sila, malakas pa. Oo. Pero ito, hindi niya na, ayaw nang gumalaw. Hindi ba yung dati,